Mamumuyo, bansa, di ba dapat tayo kitang binabad. Pero mga kaibigan, we're now going sa ating game 3 dahil sigurado, excited na kayo malaman kung UCE nga ba or RRQ mananalo sa ating game na ito. Ayan na nga ba, sabi ko. So, ayun na nga. Pinag-usapan lang natin. Ano, hindi na si Ezila. Si Helios na. Oo, wala nang ani. Pero binalance lang nila. But yun nga lang, available ang Fiora. Uy, teka, sino yun? Uy. Sino yun? Wala tayo nakita. Oo, baka ayun! Sabi ko na eh, hindi nila pwedeng hindi iban si Fiora na hindi nila kukunin si Fiora at ibibigay nila kay Ezila. Ayun na. Pero tapatan muna tayo dito, no? Oh. Ang usual na nakikita natin na tapatan between the Fiora and the Camille. Pero kukunin na lang din nila yung Gragas dito para hindi nga naman din ma-deny itong Camille pick ni Ezila. But hindi pa natin alam kasi very flexible tong champions na to. So they can go in the jungle, they can go in the Baron, or even the mid for Gragas. We don't know as of yet. Pero na-secure ulit yata ng UCE dito ang isang galyo. Ano kayang playstyle dito ng UCE na abangan natin? Anong Nadadama mo dyan, ano, GG Spear? Walang Wukong, no? Walang Wukong, tsaka walang wala, Ziggs. So, wala. Pinag-iisipan ko mabuti kasi yung nagagamit ni JCP. Kasi I was thinking kanina ipapasok na lang ulit si Paeng. Pero, still gonna be JCP sa kanilang lineup. And, that's gonna be it. The Moonfall sa ilalim ng puting ilaw together with the Hero's Entrance from Galio dito. So, they have pretty much a very good CC na already on their hands, on their team dito. Tignan lang natin kung sino ADC ang pipiliin nila. Marky, is he gonna go for Kai'Sa ulit? Matic yan, Kai'Sa. Ayan, pero kung maaalala natin, no, yung merong Corki, yung merong Diana, yung merong Galio, yung nagpanalo sa first game ng UCE kanina up against RRQ. Yes, walang Wukong, pero it's still a CC potential fate dito on the Jarvan. But, Twisted Fate, nilabas na ulit ang Baraha dito ni Helios. Ano masasabi mo sa ating mga picks and picks na lang, sa ating mga picks so far for the ito last round? Ito yung sinasabi ko, no? The best champion to partner dito kay Helios with his Twisted Fate is walang iba kundi si Camille. Pero surprisingly, we're gonna be seeing Camille actually that would go for that for jungle instead of the Baron lane. So this time, mukhang mapupuruan ng gusto dito si Majo. Majo has to be really careful kasi ang nakikita kong trend dito na pwedeng gawin ng RRQ is to focus lang, joke lang pala, binibiro ko lang kayo dahil Baron lane pala si Camille dito at ang juggle natin ay si Gragas. Nagpagpalit pati nating mga leto ako eh. And then, ano, nagpalit talaga. So, eto na nga ang ating comp. So, tapatan talaga ang ating Fiora at Camille matchup sa jungle, Gragas and Jarvan. Alam natin na pwede rin, ano yun, no? Pang-counter nitong si Gragas, itong i-counter niya si itong Cataclysm nitong si Renji Abaray. Kumbaga, panligtas factor lang din ba? Way to disengage. Pero yun na nga, papasok na tayo sa ating round 3 match between UCE versus RRQ. Kami pa rin ang inyong casters. Ako si Kaysaya. Kasama ko dito si Gigi Spear. Gigi Spear, anong ganap natin so far sa ating early stages of the game? Standard laning phase, pero maagang, again, maagang leash coming in from UCE dito just to help out itong si Renji Abaray maging clear at mag-on kagad yung kanyang bankay dito kasi Jarvan yan. Jarvan, ang kailangan gawin dito ni Renji Abaray to be very effective in the upcoming matchup or teamfight dito is to go for a tank build. Talagang fan na fan talaga ako ng mga tank Jarvan dito, no? Kasi hindi ko nakikitang naghahabol si Jarvan sa mga teamfight but siya yung gustong piritin na mapatay dito. Meantime though, si Tactical Half-Life na sa baba ng mapa natin dito. Medyo hindi lang natin umpisaan at kung paano nangyayari yon. But then again, I think still waiting for Bo to actually go for his power spike para mas magpe-pay off dito yung mga poke niya using the Winds of War. And yun talaga yung pinaka-importante, no? Kasi yun lang yung pinaka-main damage niya dito aside from yung kanyang justice punch dito kung sakali. Pero Majo versus Ezila talaga suntukan sa top lane. Oh, matapang din kahit bawas ang buhay. And I think nakita rin nila or nagkaroon sila siguro ng vision na pababa naman yung rotation ng Gragas. So, okay lang, palag lang. Kumbaga, kung kaswerte maybe ng first blood up against Ezila, wala ang problema. And maganda rin yung ikot dito ha, ni Renji, nasa taas na ng mapa natin.
talagang kiniklear niya yung jungle camp dito ng RRQ just to make sure na meron siyang kalamangan dito. Pero there's a ward there in that tribush. Alam nila actually na sinisimulan to RNG Abaray. Was able to get that red and blue buff dito. So in terms of gold, medyo lamang dito ng 200. Siyempre, itong si RNG Abaray because of that Krugs clear na ginawa niya at pag-agaw sa jungle camp dito ni Chaz. Right now, 2 minutes po lang tayo mga kaibigan. Wala pa gaanong intense na team fight na nagaganap. So walang aggression coming from both teams so far. Wala pa naman indeed. Kanina nag-attempt doon sa taas si RNG Abaray, pero nung naglapag siya ng ward doon, so nakita niya ng slight yung ward doon sa tribush from the side of RRQ, hindi na lang din siguro tinuloy kasi alam natin na may Twisted Fate sa side ng RRQ, baka magbiglang mag level 5 kumbaga at makabaka. But for the meantime, 3v2 situation down bottom part of the map. Destiny. Destiny na nga dito ang kuya mo Helios, pero hindi gagamitin, tamang pang vision lang. Medyo nakapagtaka lang yung Destiny na yun kasi medyo under the turret na, medyo malapit sa turret ang UCE dito na bot lane. No? Kasi minamatahan ko na mukhang nagpaplano si Helios na puminto sa bot lane dito kasi nandun si Chaz eh. Gonna try to get this one. So at least kahit paano may merong mga I think around 90 seconds, 60 seconds na pagkakataon itong si Majo na mapayapa ang buhay niya sa top lane at walang threat na pwedeng mag-Destiny sa top lane itong si Helios. And not so sure, I think ready naman or aabot dito na mag-cooldown ang ultimate ni or ang destiny nitong si Helios bago mag-up ang ating unang dragon. That is gonna be an ocean drake. So yep, makakatulong yan later on of course para sa ating mga lifesteal, especially para sa ating dragon laners dito, Marty, and of course itong si Tactical. So they can just dish out damage and kuha ng mga HP dito habang pumapachi-pachi sila. Lalo na sa mga baron laners natin, malaking tulong yan. Kasi dyan sila malakas eh, sa mga duel-duel. Pero Majo has aggressive and dying on his champion at siya flip footwork na nakikita natin and Conqueror. Meantime, tuloy ang ambahan dito sa taas ng mapa natin. Nakapag-hexic ultimatum na nga dito si Escila. Pero tamang mambaw, sino nga pa makakuha ng first hit? Flash in dito, pero sobra yan. Majo will get the first blood up against a very aggressive Majo sa top side. But yun nga na nakabesta rin naman dito ang UCE to actually get that Ocean Drake. First push nga ba mapupunta dito sa RRQ? Tutuloy na lang yata nila. Yes, hindi. Dahil hindi na sila definitely ready to actually go for any contest sa ating dragon. Mukhang maging deja vu to, no? Pag nakuha to ng UCE ang bot first tier turret, parehong mangyayari sa scenario natin sa game 1. Pero andito na ang members of RRQ para remisponde at pigilan sila ng push. Ito, here's gonna be the hero's entrance. Walang tinamaan dito. Talagang panakot lang. Panakot good lang trick, panakot. 1-1 turret. Pero ang ating gold, hindi ganun na nalalayo. Hindi nalalayo masyado. And I think nag-pay off kasi dun yung first blood din na nakuha nitong si Chaz. Pero tignan natin sa bandang middle lane, tamang ambahan lang naman. Gold card is there. May stun ang ating kuya mo, JCP. And ayun, tamang concussive blows lang dito. But I think nagkaroon lang ng slight miscom doon kung gogo ba talaga o hindi. But ang ganda ng aggressive na pinakita ni Hex from that fight. Speaking of ano no, pag-hesitate at miscommunication, sayang yung kill kanina kay Majo. Oy! Pero speaking of kill, tinamaan ng stun. Turan? Grabe si Chaz doon. Napakaganda ng explosive cast. Pero tuloy ang bakbakan dito. 2v2 situation in the middle lane. Gold card is available but hindi pa nga nilalapag. I think pinapabambout na lang naman dito nitong si Helios kasi kulang na rin siya sa mana. Baka hindi rin ready. At syempre, boss din si Chaz yung buhay niya doon. And yun nga no, as I was saying, sayang yung pagkakataon ni Majo kanina na mapitas dito si Escila. Sure na kanya na patayin si Escila dito, pero nung nag-flash siya, nag-hesitate yung kabilang daliri niya dito, nung nag-back yung kanyang control dito. So because of that, kahit na napatay siya dito, nakuha naman ng ng UCE ang dragon. Right now, magsisimula sila sa referral. Tutuloy na nga ba dito, Chaz? Napakagandang zone na ginagawa. Talagang inihayaan na lang niya. Oops, na-reset nga lang. No, I think pinamamba out na rin din naman. Meantime, very confusing pa kung ano talaga ang gagawin. But I think they're waiting for a pick-off na mangyari muna. Yep, tama ka dyan kay Saya. At kailangan maging maingat ng UCE dito sa ganitong klaseng decision making, no? Kasi dito sila nagkamali kanina in that Baron team fight, no? Na low yung kanilang mga HP. Saka sila nag-decide na pilitin yung Baron, expecting na kaya nilang i-burst down kagad si Baron dito. Pero referral pa lang naman to, so medyo malambot pa yan.
Pero kailangan mo laging makita yung mata to get more damage yung nasa likod niya, no? Yung Eye of the Referral. So right now, 7-minute mark, mga kaibigan, 0-2. Ang ating goal difference is in favor of our RQ. And we're gonna see a gank potential in the midday. Gank. Nga ba dito, hindi pa handa si Helios. Wala pa malalapag na gold card or anything. But I think may vision na rin naman ang ilang miyembro. Pwede pa nga sandwich to if ever. Kasi magandang flow ng wave sa taas, oh. Yep. Ng RRQ. Oh, ito yung magandang ginagawa ng RRQ actually, no? Since they have the first turret kagad in the top lane, sinishove nila lahat ng lanes dito para ma-pressure sila na mag-defend. Defend at nakuha pa nga dito ang Rift Scuttler. At ito yung bakbakan na ipit yata sa gitna si Renji. Para hindi ko alam lahat mapastay doon. Ang ganda ng moonfall na nilapag dito ni JCP. Pero enough ba yan? Yes, looks like this will be enough to actually take down some members of RRQ. Pero may palitan pa dito dahil si Chad medyo nakaka-free-hit nga lang. At eto na nga ba ang pambawi. Pero naku, teka lang, si Kuya Mamadyo dito medyo malalim. Grabo for that kill nga ba? Dito ay nice yung talk nag-connect dito kay Kuya mo, Chaz. Chaz, mamamatay na lang din naman. Helios! Naku, gargo for the stun! Hindi yan si Digma ho, mamamatay sa kamay. Ibang klase ang laro. Ano Kuya mo, Helios, dito? Macho naman. Macho. Doing it once again, mga kaibigan. Medyo nagkakaroon siya ng konting hesitation. And minsan, mapasok siya dito without calculating ko ano yung mga risk dito, no? So hindi siya calculated risk, ang uncalculated risk yung nangyari doon. But right now, because of that trade, naging pabor pa sa RRQ dito, no? Naka-free hit si Tactical pero not enough damage pa. Tama ka dyan. I think talagang kailangan lang makahintay pa dito ng more gold para makabalan or at least makapantay sa damage na meron na dito, especially si Helios. Parang ang sakit na ng burst niya, especially if may gold ka. Pero tignan natin yung laban dito sa likod ng Baron, or rather ng Dragon Python. Pero Kuya Mocha, mawalan nice. Pa nga ba ng jungler dito? Look at the moonfall! Connecting onto two members. Tuloy ang kambahan dito sa ating jungle camp. However, medyo malalim ang Kuya mo, Diana. Namatay na nga sa kamay ni Kuya mo, Helios, dito. At ayun na nga, so many exchange in terms of kills. Ibinigay nyo ang Twisted Fate kay Helios, and Helios will actually just go wild! Marky, makakumpaka ng kill! Si Bow na lamang natitira dito sa gitna ng mapa. Almost a wipeout! Hindi pa tapos si Helios dito! Bullet pa nga ba? No. Hindi masyado malalim, and I think he will just go for the turret. Habang ang kanyang mga kakampi, mag-go na lang for a push. And on the bot, ayun na nga. Yep! What a trade for RRQ dito. That team fight of course goes in favor of RRQ, no? Medyo free hit kanina si Tactical. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagpachi-pachi ng kanyang kalaban, being able to dish out so much damage at napapadugo niya ng gusto ang RRQ dito. Pero hindi yun enough para makapag-secure na mga kills dito. Helios, ginamit niya yung kanyang destiny to go from behind doon sa may Dragon Pit mismo para mapitas siya dito si Tactical. And Tactical did fall down into the hands of Helios, giving them more opportunity na makabawi sa ating gold difference. At ang ating turret destroyed is 2-1. Now Dragon is being started by RRQ. At eto na nga, sinimulan na, walang balas. Una available pero Randy Abray, papasok na nga ba? Makakuha nga ba ng steal? Yes, indeed, he will go for that steal. Cataclysm ginamit na, look at that taunt, connecting onto Isila. Isila having a tough time, medyo focus pressure dito. Fiora has fallen down already. And there you go, tuloy ang bakbakan dito. Isila, makakuha pa nga ng kill, double kill pa nga! I don't know, was that a triple kill? Pero that was the wipeout that we have been looking for. That was a team ace brought to you by Oporino 5. At pwedeng-pwede, libreng-libre, mag-baron dito ang UCE. This or rather, ang RRQ. Yep, this is gonna be it, mga kaibigan. Ang RRQ, hawak na nilang dance floor dito. Sila na ang nagmamayari at tumakalampag na ang kanilang mga paa dito. Those team fights, mga kaibigan, nahihirapan ang UCE na magpili ng kanilang tamang target. Always confused kung sino yung dapat nilang unahin dito. Some of them are actually targeting Marky. Some of them are targeting the backline of RRQ dito. Ang nagiging ending dito, Tactical, is naiiwang mag-isa. Walang protekta sa kanya at walang bumibigay sa kanya ng assist dito. That is why nahihirapan siya makapag-free ng maayos. And JCP, yung kanyang mga noonfall dito ay hindi rin on point at this point of the game.
And I think what is on point, however, though, is talagang yung mga set nitong si Helios. Eh. Talagang the gold card. And kahit low na siya, makakita pa natin yung mga outplays. May crew hand dito up against the members. Kahit 2v1, nakakapalag. No? Alam mo naman, Twisted Fate, eh. Hindi naman siya yung, alam mo yung kaya makasurvive. Talaga kailangan i-kite mo. But for the meantime, ang ganda na ng, ano, ng flow ng minion waves natin dito, GG Sphere. Since they have the Baron buffs, talaga na-utilize sila ito ng maayos, controlling the side lanes, pero Taunt will be there, walang kumunek kahit kanino. Bow used the Durant already, pero that turret will slowly fall to the hands of RRQ because the Baron buff is there, tamang-tama na yan para sa kanila, trabaho lang walang personalan, getting all the second third turret sa ating mga side lanes, and after nyan, for sure, talaga be-focusing sa isang turret dito para ma-push nila kasi meron pa rin silang Baron buff. Grabe. Ang dami. I mean, this is a fully utilized. Pero teka, natira natin dito yung set na ginawa nga dito ng ating Kuya Morenji Abaray. Walang sumunod, men. Walang sumunod. I don't know. Yes, indeed. And I think nagkaroon ng miscom doon na ano ba, i-go-go ba natin and all. I think dapat naghintay na lang yung si na ano yun, no? Na pumasok na lang maybe up until here sa inhibitor turret. Medyo malalim yun. Pwede nilang tulungan yan kasi mayroon din namang cataclysm tapos mayroon pa silang heroes entrance dito pero isa-isa lang nauubos ang turret mga kaibigan ng UCE dito. Last turret sa mid lane. That's gonna be taken down by RRQ. Sulit na sulit yung baron nila dito kay Saya. Oh, hindi lang grabe. Sila nakakuha ng mga second tier turret sa kanilang mga side lanes dito. Pati inhibitor? But also inhibitor pa. At hindi lang yun. Isa pang kill kay Renji Abaray din. So grabe, bayad na bayad. And I think ito na yung pinakamalaking gold gap na nakita ko so far dito sa ating Mindanao. True. 13 minutes, ha? Oh, at 30 minutes. Hindi na siya yung ganong katagal. I mean, usually kasi nakikita natin, di ba, past 15-minute game time, buo pa yung mga inhibitor turret, buo pa yung inner turret. Pero this time, wow. Wala pang 15-minute game time, isang inhibitor turret na lang natitira. So, congratulations to us, Mindanao group stage. Oh, ito yung achievement unlock. Achievement unlock. Eh, kasi bihirang mangyari ito, ilaw lang sa meta ngayon. Hindi ko alam kung ganito talaga katinding effect ng pagiging 3 gold per second no, after 4 minutes. Destiny's been used? At ito nga, bakbakan sa baba, eh, sila do, masyadong malalim, binuhos na lahat sa kanya do. Ilang, wala nang ultimate dito, si Renji Abaray as well as the as Maho 2. So, ang pangset na lang natin dito, if in case, will be coming from JCP. But to take note, Mountain Drake is about to come at again, kung ma-secure to ng RRQ, I mean, more tankiness for Chaz as well as Hex as well. Giving them more shield during the teamfight na kailangan nila dito, mga kaibigan. Pero take note, dalawang dragon ay nasa kamay ng UCE dito at wala pa si Isilia. So, 4v5 situation ito. Baron is there as well. Pag natalo dito ang UCE, magiging mahirap kasi pwede makuha ang dragon ng RRQ. Tingnan natin dito. Hinayaan nila yung UCE na mag-start pero team fight is about to happen. Teleport. Ayun na pa, ang ganda ng explosive cast going on to that kill up against the Diana. Diana has fallen down already, JCP. Nabura sa mapa pero tuloy ang bakbakan dito. Nako, naka-free hit na dito sa dragon ang kuya mo Chaz libreng-libre. Ang ganda ng explosive cast doon. I mean, that was very early pero the moment that they have their hands on JCP, talagang all out. Sige, patayin natin to. Pitasin natin sila ng isa. Then, let's just go for it. Actually, lagi sila na caught off guard dito explosive cast ni Chaz, no? Sobrang on point ng mga explosive cast niya dito. Kahit yung kill kanina kay Renji Abaray ay dahil doon. Ako, tactical! Napagamit na nga dito ng package to back away. Wow, and look at the pressure down bottom. With Esila pressuring the bot side, libre ang baro na to. Pero tignan natin dito, kahit buhay-buhay yan, okay lang. Makakakuha pa nga ng isang kill. 1-for-1, okay lang. Pero libreng baron. I mean, libreng baron, no questions indeed. Us na to eh. Yes. Baited out sila dito, no? Medyo nahihirapan silang mag-decide kung anong gagawin nila at that point. So, kailangan nilang mag-decide kung kukunin na lang ba nila yung buhay ni Esilia dito or at least try their best na makapag-defend ng Baron dito. Pero Baron, once again, nakita natin kung gaano kasulit yan sa kamay ng RRQ at mukhang gusto na naman nilang sulitin at umariba sa laban na ito. Mga kaibigan, right now we're seeing that ang ating score is 6-17 and the goal difference is talagang in favor
of RRQ right now. So medyo suntok sa ban ito pag nagkataon, no? Isang matinding, isang magandang team fight at nalalamang dito ang UCE para ma-turn around nitong laban na ito, which is kind of hard at the moment na pag-isipan kung paano nila gagawin yun. Grabe talaga, nakahanda na nga dito. Blue card ni Lapag na. Okay, gotta wait for that passive to proc once more dito para sa ating Twisted Fate. Pero nagdedelikado na ang ating inhibitor sa top side. At makikita natin si Renji Amaray, kulang na ang kanyang buhay dito para makasustain. Have to back away. May GA pa rin naman. Pero grabe, andito na lahat ng minion waves buffed with the Baron. At looks like this is gonna be a GGWP. Nangyayari ulit ang kung anong nakatalaga sa history. It looks like RRQ will win 2-1 up against the UCE for our third series for today. What a match, mga kaibigan. UCE versus RRQ. Sulit ng 2-1, mga kaibigan. At laging nangyayari dito, UCE, RRQ, sila ang magkakaroon ng 75,000 Globe Cup points sa laban na ito. Unfortunately, nagkulang dito ang UCE sa ginawa nilang performance dito sa kanilang third game. Pero it was all worth it para sa kanila kasi kahit paano nakapag-pull off sila ng magandang strategy coming from their team. Pero yun nga lang, hindi lang talaga kaya at hindi sapat na lumaban against RRQ. Kasi RRQ talagang pinag-